Kilan luwa pa ba ang papatak? Sa kada sakit, sa kada dikit, sa kada pikit, nangyayari masalimuot pa sa minaliit. Kaya ang datingan para ka nag-iipon ng galit. Pangit ang kamalayan kung di mo na mahawakan sa sobrang init, sa panahong sakim sa inggit. Maraming nasagasaan at ginitgit, kaya maraming taong nagtanim ng galit. Imbis na umanin ng ayon sa tama nangyari, maraming ulo ang biglang uminit. Kaya nagtago sa kadiliman, nagmasid na lang sa karamihan. Pinagmamasdan ang bawat kasiyahan na nagaganap dito sa lipunan. Mundo ay umikot sa patago-tago para bang laro. Pag nataya ikaw ang bigo at bilanggo sa sarili mong katwiran, walang pwedeng maniwala. Pumatak man ang luwa, ikaw ay tatalikuran ng mga tao na sana nagtiwala sa iyo, na binago mo dahil sa iyong maling paraan. Ngayon ikaw ay nalubog, mga paabaon sa hukay. Di mo mabibilang kung ilang araw pa ang lilipas para dito sa mundo mabuhay. Kapag hanting gabi nitawang kritikal ang kalagayan, parang persyentong inatiwala ang pwedeng lumamang. Pero mas matimbang ang kamatayan, 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 kamatayan sa paglutog ng araw at pagsapit ng dilim. Sa kakahasa, kakaisip, paano papatulisin ang awak na patali para may pagkakitaan sa dilim na kasanayang paraan. Itutulog usok na madiim sa isang inosente na biktima sa dilim. Kapag naglabantigok, ito yung lagim na sana di na pairaling. Kaya huwag sanang mahalin, nakasanayang pagkitil at pag-angkin ng buhay ng iba para sa maliit na buti na hindi dapat ang pininang patalim at baril. Masakit sipin na bakit ganito ang bayan natin. Mas malala pa sa lumang panahon, sa sobrang bilis makahon ang tanong, bakit kayo nagpalamon?